16 ang anak ni Chong. Oo. So, Chong, hindi ka na makakabuo pa, no? Makakabuo pa. Sa dami ng minahal mo, pag si Chong lumipat sa iba, ibig sabihin na off siya dun sa huli? Parati ko sinasabi na nung karelasyon ko sila, na huwag kayong makikipagkompetensya sa anak kung matatalo kayo. Sa'yo ba, Chong, yung dad mo nag-sorry sa'yo? Ganito ako sa tatay ko. Kasi ako nung bato na ako nung sinabi sa akin, anak, hindi nakapagsalita ako ng masakit. Kailan po ang naging anak mo? Nag-janitor ako. Nag-janitor talaga ako sa Angeles, Clark Base. Mm-hmm. Mga kasama ko, sabi, oh, ba't ka nag-janitor? Tatay mo, Demio Marquez na producer. Ngayon. Alam mo, dininay ko. Kung hindi ko siyang tatay, hindi siyang tatay. Hello mga team Waechos! At syempre, Oginatics at Oginians! Wow! Welcome po sa OGDS channel! At syempre, pakasama ko ngayon ang isa sa napakalapit kong kaibigan. At hindi niya alam, siguro nakalimutan na niya na malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Dahil sa kanya, ang first exposure ko sa TV. Diba? Ayan, narinig nyo na yung halakak na yan. Ang may-ari niyan ay walang iba kundi ang napakahusay na komedyante at napakahusay na ama. Pero, babaero pa rin kaya. Siyempre! Chong Joey Marquez! Hello, kayo dyan. Hello, ayan. Chong! Ayan, oh, gusto ko lang isabihin sa kanila kung bakit malaki utang na loob ni OGDS dito kay Chong. Eh kasi po, nung nag-i-interview pa lang ako kay Chong, nung sila pa ni Ness, ay ni Alma Moreno, ako ay ibinili niya kay Douglas. Dogs, si Douglas Kehani na mayapang manager ni Joey. Dogs, bigyan natin ng chance ng si ano. Gawan natin ang karakter dito sa palibhasa sa lalaki. So yun ang isinuggest ni Douglas kay Joey Reyes. Mm-hmm. Yung suggestion ni Chong Joey, si Pecto ay ipinanganak sa palibhasa sa lalaki dahil kay Joey Marquez. Original Pecto talaga. Original Pecto. Meron bang pirated Pecto? Meron, marami ng Pecto ngayon, di ba? Marami na gumagaya sa taong. Alam mo, totoo lang, hindi naman utang na loob ang tawag dahil magaling ka. Walang kwenta yung utang na loob kung hindi magaling ka. Kahit magaling ka, kung wala kang ride connection, wala din. Hindi totoo yun, naniwala ako sa galing eh. Pag magaling ka talaga, talagang yun din, tatrabahuhin mo para makarating ka doon. O, di ba? Medyo mabilis para sa akin dahil kaya, mga kaibigan ko. Kaya hindi yung dahil talented ka. Wow, thank you. Buti naman i-guess mo ko rito sa vlog mo. Pag-upload kayo parati. Nakalimutan mo pa yung bulag pitik din natin. Oo nga. Doon din ako binigyan ni Chong ng ano role na duling. Duling naman yan. Oo, Diyos ko. Na ginamit mo rin sa TV. Oo, ginamit ko sa TV. Those were the days. Pero si Chong ba ay malakas pa rin ang pangangatawan? Malakas pa rin. Sa edad ko, malakas pa rin. Mm-mm. Hindi ganun kalakas, pero kung tutuusin mo, sa ordinaryong tao na kasing edad ko, mas talampasan ko yung lakas niya. Ah, okay. So... ganito yan eh. Nung araw kasi, di ba, bata-bata tayo. Mm-hmm. Daanin na natin sa ano, sa pagkalalaki, kunyari, nung araw, nakakalima ka, anim ako. Dahil bata ako. Oo. May edad na ako. Lima-anim sa isang araw, session? Sa isang araw. Sa isang araw, okay. Dahil batang bata pa ako. Ngayon, medyo tumanda na ako. Apat na lang. Pero naloka ako dahil 16 ang anak ni Chong. Oo. 16, nakakaloka. Hindi na ba ito madadagdagan siya magiging 17? Hindi na. Medyo unfair na sa bata kasi baka mag 10 years old siya, 80 na ako. Hindi na. Oo, hindi na. Hindi ko na kaya. Yeah, decision mo na yon. Decision na. Kasi iniisip ko kasi na isado na akong naedad para magkaanak pa ngayon. Baka hindi ko naabutin yung pagkadala, binata niya, pagkadala. Oo. Kasi gusto ko maabot yung mga apo ko eh. Yung 16 na yun, Chong, kasi ako, malalim na ako dito sa industriya. Nga, alam ko lahat ng mga anak mo nasa'yo. Oo, siyempre. Bakit siyempre? Siguro, alam ng mga nanay nila ng iba na maalaga talaga ako sa bata. Kasi alam naman nila kasi na parati ko sinasabi na nung karelasyon ko sila na huwag kayo makikipagkompetensya sa anak kung matatalo kayo. Oo nga, bakit ngayon yun ang rason mo? Eh, kasi anak ko, dugo ko yan eh. Tsaka kailangan nila ako eh. Hindi sila mabubuhay kung wala sa kahit papanong kalinga ko. Hindi ko siya pwede pagpalit kahit kanina. Okay, iisa lang bang sinagot ng mga babae sa'yo nung sinasabi mo na huwag kayo makikipagkompetensya sa anak ko? Oo. Dahil kung pilian, mas pipiliin ko yung anak ko. Mali yung manatama, anak ko pipiliin ko. Ah, okay. Ano, meron ka bang may sumaliwanang sagot nung sinabi mo yan? Wala naman. Wala. Lahat nag-agree. Yung kung meron mo sumaliwa, hindi kami nagtagal.
Ah, okay, okay, okay. Siguro alam na niya na kailangan maghiwalay kami. So yung mga anak mo, obviously, sobrang close sa'yo. Among themselves, wala bang nagkakaroon insecure na paborito ni Papa si ganitong anak niya? Walang ganun. Alam mo, in fairness, I'm so lucky kasi yung mga anak ko, ang treat nila sa isa't isa, hindi half-brother or sister. Sa amin, there's no such thing as half-brother or half-sister. It's either brother or sister lang. Maganda nga, very protective sila sa isa't isa. Mm-hmm. Tsaka magkatawagan sila. Yung magkakasama kami, as if parang lahat sila isang pinanggalingan na dugo. Mm-hmm. Ako lang talaga lahat. So, walang discrimination na isa iba ka anak, eh, ganun, eh. Walang ganun. Walang ganun. At saka sila talaga magkaka-close. Magkaka-close sila lahat. Talaga. Tsaka nagko-communicate sila. Yan ang pinakamaganda. Hindi ka ba nalilito sa bilang? I mean, sa mga pangalan ng anak mo? Hindi naman. Bisan, pagka nagmamadali akong tumawag, natawagin ko si Joji. Natawag ko na lahat ng pangalan. Sa dulo siya, sa dulo ka nag-correct. Ay, Joji pala. Ako din, yung mga anak ko lahat natawag ko na yung pangalan. Bago, yung, ganun? Bago yung tamang pangalan ng nabing. Nagmamadali ka. Kasabihan siya, Joji, Joji. Pero meron na bang pagkakataon na kahit nakaraan mo na yung nanay nung anak mo o nung naging babae mo, tinutulungan mo pa rin sila? Oo naman. Kasi nga, maniniwala ko, kailangan masaya yung mga anak ko eh. So hindi yung nanay ang napasaya mo, kundi yung mga anak ko. So maraming beses yun? Maraming beses. Basta ang alam ko naman na ang mga anak ko sabi sa akin, alam mo, may problema si mami, alam ko na. Oo na, ganun. Bunot ka na. Kahit pa paano. Oo na. Hindi man makatulong ng sapat, pero gusto ko kasi na ayokong damdamin yung anak ko at mamoblema sila sa magulang nila. Kasama na rin dito yung pagkalan ko sa mga nanay. Na hindi porkit iwalay na kayo, hindi na kayo magkasama, hindi ka na dapat nag-iisip para sa kanila. Ganun pa rin. Curious lang ako, Cho. Siyempre, matanda na rin tayo. Ilan taong ka na? 27. So, 27 years ka nang mula nung huminto ka sa pag-artista. Ngayon nakatabi siya ako, college. Ilan taong ka na? 72? Hindi, 60 na. 60? Hindi, 61 sa October na. Ah, okay. So, 60 ka na, Cho. Siyempre, tumatanda na tayo. Hindi ko lang alam, no? Curious lang ako. 16 yung anak mo. Pag nawala sa mundo, nabura sa mundo si Chong, yung mga na iwan mo, na i-prepare mo na. Oo naman. Ah, talaga? Naman, no. Paano? Alam mo kasi ako yung tao hindi maluho eh. Hindi ako maluho, wala akong mahilig makipaglabas, no, may bibili lang kung ano-ano. Ang sa akin kasi hanggat maaari, ipon lang ako ng ipon. Hindi para sa akin, hindi para kahit paano may iwan ako sa mga anak. Kasi alam ka, magiging magulang sila. Ayokong nag-iisip sila ng problema pa sila para sa mga anak nila. So, si Chong ay may, ayaw naman nating paalam si Chong, pero may last will ka na. Oo naman. Ah, talaga? Nandun lahat ang pangalan nila. Ah, talaga? Mm-hmm. At least hindi sila mag-aaway-aaway. At ang may hawak doon at ang may nakakaalam ng ate ko. Si Via? Kasi sila nagsasabi na, Joey, mga anak mo pantay-pantay, walang favorite dyan, ha? Oo naman. Ako bahala. Oo. Sige, ate, ako bahala pang wala. Wala bang gumaya kay Chong? Meron niya, right? Kaya minsan hindi kami kakasundo. Sabi ko sa kanya na, pati ko naman sinasabi sa mga anak ko. Alam niyo, hindi ko kayo mapipigilan na mababae kasi wala akong makarapatan magsabi siya na mag-stick to one kayo kasi hindi ako na ganun. Pero sabi ko, pag gumawa kayo ng bagay at nagkaroon kayo ng responsibilidad, makakaaway niyo ako pag pinabayaan niyo anak ko. Ako kaaway. Talaga. Pero sabi sa kanila, magagalit ako, bakit hindi ako magagalit, hindi dahil sa ano man, dahil sa gumawa kayo ng bata tapos hindi na nag-aas. Hindi ginawa sa inyo yan. So nalungkot ka, Bert, dahil may tumulad sa'yo? Oo, nalungkot din ako. Alam mo, sinisi ko rin yung sarili ko. Ganoon naman parati, kasi sisihin ko pa ibang tao, di sarili ko na sinabi ko na lang na siguro kung hindi ako naging ganito, hindi ako nakaya. Pero kung hindi naman ako naging ganito, wala lahat sila. Kung hindi naman ako naging ganon, hindi naman ako masaya. Dahil wala naman lahat sila. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, sa pagkakamali ko, inaamin ko, na mali ako. Pero pag inulit ang buhay ko, hindi ko mapagawin. Kasi ayoko mawala lahat ang anak. Importante talaga. Importante sa akin. So, anyway, Chong, hindi ka na makakabuo pa, no? Makakabuo pa. Ah, makakabuo pa. Kaya lang... So, pero, pagdating sa babae, huli na yung ngayon. Siguro ano, kasi sabi ko kasi sa kanya, hindi man ikaw yung una ko. Sabi ko, hindi na nga ang hulaga na
Hindi rin ikaw yung huli. Hindi na nga ako lang, hindi ka importante. Ah, okay. Kasi, andito yung panahon na, siyempre, kailangan mamili ka kung talaga sino makakasamahan mo sa aking buhay. Yan na taon na dito ako mag-i-stick, sabi ko sa'yo. Sabi sa kanya, gusto kong tumanda sa'yo. Mm-hmm. Sabi niya, ayoko dahil hindi tayo tatanda. Mm-hmm. Pagiging mga tatay parami. Mm-hmm. So sabi ko, ano yung sabihin, iulayan mo ko? Hindi, biro lang pala. Yung pala, yung gesture niya na, sa isa't isa natin, hindi tayo tatanda. So magtatagal tayo magkasama. Okay. So, sa dami ng parang libo-libo yan ah. Sa dami ng minahal mo, pag si Chong lumipat sa iba, ibig sabihin, na-off siya dun sa huli? Hindi, siguro merong hindi pagkakaunumaan siguro na hindi naman grabe. Siguro, just make a choice na kaysa mag-away kayo, lumayo ka na muna na para maging magkaibigan na lang muna kayo mabalik. In fairness, lahat ng mga nanay nila, best man naman. Bakit ganun, Chong? Bakit ang babae, sa kabila ng pagkakaroon mo ng girls, tsaka mga anak, eh minamahal ka pa rin ng mga sumusunod? Hindi ko na, yung ginipratik yung iniisip ko eh. Ba't ko kung ganyan paligsahan ito kung bakit kaya? Hindi, siguro ano, kasama na rin siguro dito yung napatawa ko sila. Ay, hindi ko sila importante yung sense of humor mo. Na pinagluluto ko. Domesticated kasi ako eh. Mas gusto ko na kung wala akong magaling sa labas, sa bahay lang ako. Magaling ko, kakaligutin ko yung anuman, magluluto ako para sa'yo. Kaya ayos ako lang bahay. Siguro, isa-isa mga isang bagay na kaya nila ako na gustuhan siguro. Ako curious ako, ano kaya sasagot ni Chong kung itatanong ko sa kanya kung bakit ganun siya sa kanyang mga anak? Bakit ganun ka kaasikaso? Bakit well-provider ka ng iyong mga anak? Dalawa lang yan. It's either meron ka ina-idolize at gusto mong maging ganun or merong kulang sa buhay mo kaya ayaw mong mangyari sa inyo ng mga anak. Siguro yung isang bagay na nangyari sa akin na ayokong maramdaman ko sa kanila. Ayaw mong maiparanas sa kanila? Oh, ayaw kong maramdaman nila na sa dami nila, wala silang tatay na mag-alaga sa kanila. Kasi yun ang naramdaman ko nung bata ko eh. Bago ko ipanganak, wala nang tatay ko. Pero it doesn't mean na galit ako sa tatay ko, hindi. One thing I realized, na gano'ng kamarte ng nanay ko, sabi niya, in spite the fact na wala tatay ko noon, lumaki ako, na nag-aral ako, nung pinanganak ako, kahit minsan, hindi ko narinig ang nanay ko na siniraan ang tatay ko. Hindi niya siniraan. Sabi niya sa akin, kahit anuman ang kasalanan ng tatay mo pa rin yan. Hindi mabuti sa isang tao na magdamdam, magtampo, o mag-curse sa isang ama dahil sa kanya kagaling. So sa akin, sabi ko, ayaw ko mangyari feeling na ganun na isipin ng mga bata na napaka-responsable ko na nga dahil dapat hindi sila dumami. Diba? Pero yung kasalanan ko yun, sinabi ko, babawi na lang ako na mabayaran ko yung kasalanan ko na maging good provider ako at good father. So, pati ko sinasabi sa kanila, I may not be a good husband, but nobody can tell me that I'm not a good father. Yun ang ano ko sa buhay ko, yung kailangan maramdaman nila na kahit anuman nangyayari na may parami man sila, iwalay-walay kami, the moment tatawagin nila ako, andin ako. Iiwanan ko lahat kung punahan sila. Yun ang kahinaan mo, yung anak mo. Yun ang kahinaan ko. Ibig sabihin, punin mo na lahat, huwag na yung mga anak ko eh. Hawain mo na lahat, huwag na yung mga anak ko. Kasi yun ang treasure na pangangalagaan ko ang buhay. Kaya nga, ang biling ko sa kanila, anak, sabi ko, andyan kayo hindi para maging investment ko. Tandaan yan. Pinag-aaral ko kayo hindi para bayaran nyo yung ginawa ko. Hindi. Hanggang sa mamatay ako, sabi ko, hindi ako hingin ng tulong sa inyo dahil hindi ko kayo pinanganak para gawing investment ko. Kaya huwag nyo akong isipin. Kung ano man yung sa inyo, yung sa akin, gagawa ko ng paraan para hindi ako maging burden sa inyo. So, malaking factor yung nanay mo, si Nanay Teresita, para maging ganyan yung attitude mo sa mga anak mo? Mm-hmm. Kasi nga, sabi ko nga eh, yun yung mga panahon na nakikita ko nung araw na halos wala kami makain. Yeah. Nag-janitor nga ako eh. Mm-hmm. Naglalakad kami para ati ko pupunta sa tatay ko para humingi ng matrikula. Tapos wala. Walang maibigay? Wala siya? Pinagtaguan siguro. Mm-hmm. But in spite of all of this, nakikita ko nanay yung hirap ko. Minsan iniisip ko, nanay, umaarte ka ba? Bakit? Ba't wala kang kakagalit-galit sa tatay ko? Parang kayang-kaya mo. Oo, oh, parang kinukubli mo lang yung totoong emosyon. Pwede mo naman yung labas sa akin para maghalit din ako. Pero hindi niya ginawa eh. Sabi niya sa akin eh, ang tatay mo, pinagmamalaki kahit pa paano, minahal ako, hindi man kami nagkatuloy, hindi ako sinaktan, hindi man siya tumutulong sa atin, pero alam ko nandiyan siya para sa inyo. Na alam ko naman hindi. Yun ang naging pattern ko sa mga anak ko.
gagawin ko lahat para maging masaya sila. Yung mga nanay nila, kinakaibigan ko lahat. Dahil alam ko, pag kami nangyari sa nanay nila, masasaktan sila eh. Kaya kahit anuman ang problema ng nanay nila, andyan pa rin ako sa kanila. Nagdamdam ka ba sa tatay nung maliit ka? Siguro ano yan. Sabi nga, naniniwala ako sa'yo, the greatest revenge is to be successful. Naging dahilan ko siya para kung nasan ako ngayon. Na sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magiging kawawa dahil hindi niya ako ganda. So it's a choice eh. It's always a choice kasi karamihan sa bata ngayon, yung mga hindi nag-prosper o naging nag-succeed sa mga gusto nila. Pero sino parating bine-blame? Si nanay ko, ganyan, si tatay ko, wala. Kasi yan. Pero hindi nila alam, it's a choice eh. Ako nga, pinanganak ng wala yung tatay ko. Nag-janitor ako. Pero ang choice ko, hindi para maging kawawa at sisihin ko yung mga magulang ko, hindi. Sabi ko, kailangan magsumikap ako para pagdating ng oras, may pagmalaki nila. At hindi ko gagawin dahil lang. Kaya nisasabi ko sa mga anak ko, wag na wag kong marinig dati yung araw na nag-fail kayo dahil wala ako. Andito ako para hindi ako umalis. Hindi mo yan narinig kahit kanino sa mga anak? Wala akong narinig sa kanila. So feeling mo, naging best dad ka? Na-feeling ko, naging practical ako. Na hindi lahat ng pagkakamali, sisihin mo sa ibang tao. Sisihin mo sa sarili mo. Pero sa'yo ba, Chong, yung dad mo, nag-sorry sa'yo? Ang alam ko kasi noon, dahil nung araw kasi, na halos nakausap mo na lang siya, nag-PBA ako eh. There was one time, naglaro ko sa Ineba. Anood pala siya. Tapos pumunta ko sa dugout. Binabi sa akin, anak! Hindi nakapagsalita ako ng... Masakit. Masakit. Kailan po ako naging anak niya? Parang ganun. Like, nanumbat ka? Siguro. Kasi tao lang. Pagkatapos no, nakita ko siya parang... Nanlumo. Nag-guilty ako. Ah, really? Ikaw pa nag-guilty? Sobrang guilty ko nun. Sobrang guilty ko. Tapos, tati kong iniisip yun. Bakit ginawa yun? Doon naman siguro kasalanan tati. Kumati lang naman. Anak naman yung talaga ako. Bakit? Dinadahil ako na lang. Tao rin naman ako nasasaktan. Dahil, nasaktan ako dahil hindi dahil si iniwan niya ako. Nasaktan ako dahil nakita ko yung hirap ng nanay ko na ginawa para sa akin. After that, sinisi ko yung sarili ko. Hindi tama yun. Tapos ginawa yun. So, hanggang sa hindi kami nakita. Tapos one time, nakapag-mayor ako, di ba? Pumunta sa opisina, lumapit siya sa akin. Ang anak, pare, tawag sa akin pare. Pare, gusto ko sana makabalik sa showbiz, ito paano. Paano po mga katulong saan? Pero ganyan kaya kaano? Hindi kayo close? Ganyan sa natin. Yeah, ganyan, Paano mo nakatulong? Kailangan unang-unang para makapag-direct ko ito. Kung ano man nakikitain, pabalik ko sa'yo. Pumasok sa isip ko ngayon, ginawa ko sa kanilang araw. Ito na yung pagkakataon kung makabawi kahit paano sa ito. Hindi para sa akin, hindi para sa nanay ko. Kasi ako nung, bato na ako nun eh. So, pinayaran ko ng pera. Ginawa pa nga niya akong artista eh. Yung hari ng yabang. Oo. Ni Jenny Estrada. Yun yung time na close na kayo? Hindi kami naging close. Hindi kayo naging close, pero ikaw, trying to... Ginawa kung kailan mo ako naging anak. Okay. Yung guilt ko noon, parang tumagos eh. Parang masama yung ginawa ko. Napakasama yung ginawa ko para sa tatay. So, nung kumita naman, hindi ko na naman siya nakita. Yung kumita yung pelikula? Hindi mo naman siya nakita? Hindi ko naman siya nakita. Hindi ka na nakita para maningil ka? Hindi mo lang maningil yun? Kasi kung ano man nabigay ko sa kain, hiram ko rin eh. Akala ko mababalik eh. Pero inisip ko na lang, siguro makami kailangan sa. So okay naman. Wala naman. Hindi ako nanumbat. Wala ako sinabi. So naglaho na naman? Naglaho na naman. And then one time, napakita ulit siya sa akin. So hindi ko na sinabi yung hinihiram ko sa akin. Tapos? Ang sabi lang niya sa akin, pare, pag namatay ako yung mga anak ko, kahit pa paano alagaan. Sabi ko, din po ako kumpare. Sabi ko, anak mo rin ako sa akin. Pero pabiro na. Baka kaya kita tinatawag na kumpare kasi na-offend siya nung itinawag kanyang anak nung sa basketball. Kaya ayun na ikaw tawagin ko anak. Kasi sinabi ka naman sa kanya, hindi mo ko kumpare. Wala naman na kinaanak sa akin. Ako ang anak mo eh. Sabi ko, sige po. Kaya yung mga kapatid ko close sa akin. Yung pumunta nga sa opisina ron, may dalang birth certificate. Kuya, kapatid kita. Oh my God. Sabi ko, paano? Aba, tatay ko rin, sige kapatid kita. Oo. So si Joey Marquez, 16 ang anak. Yung daddy mo, ilan ang anak? 19. Talo pa akong tatlo. Nalungkot ka na? Nalungkot. So yun nga, kaya nga nangyari. So ang tatay ko naging dahilan kung bakit ako naging ganito ngayon.
Paano ako nakapag-aral, paano ako nakapag-trabaho, paano ako nakaipon. Dahil sa tatay ko. Siya yung nagpatibay sa'yo. Oo, siya. So, ginamit ko yun hindi sa disadvantage ko. Ginamit ko yun sa positive way. Oo. Hindi mo siya, yung iba kasi parang... Galit yung iba eh. Galit yung iba. Mag-drugs, mag-ano. Oo, yun yung kanilang paghihigante. Hindi tama yun. Diba? So, somehow, nakatulong yun, yung nangyari sa inyo ng daddy mo, para magsumikap ka. Oo. No? Malaki. At saka kasama na rin dito dahil sa naawa ko sa nanay ko dahil, alam mo, single mom siya. Oo, oo. Nag-janitor ako. Nag-janitor talaga ako sa Angeles, Clark Base. Mm-hmm. Sweldo ko, 7 piso isang araw. Tapos yung mga panahon na mga kasama ko, sabi ko, ba't ka nag-janitor? Tatay mo, Kevin Marquez na producer. Ngayon. Alam mo, dininay ko. Dininay mo? Oo, dahil nahihiya ako para sa kanya, hindi para sa akin. Yung bang, alam mo, may feeling na ayoko siyang mapahiya dahil isang anak niya ang ga-janitor. Ito, yaman-yaman mo. Yung hindi dahil sa bitter ako, hindi. Dahil nahihiya ako na mapahiya siya. So, dininay ko, hindi ko siyang tatay. Hindi siyang tatay. Oh. So, nag-janitor ako. Ilang taon ka na? 14. May kulang pa ba sa isang Joey Marquez? Meron ka pa bang gustong makuha, ma-achieve? Oo naman. Wala kang trauma sa nakaraan? Meron, marami. Ano lang ang kaya mong aminin na kasalanan mo sa mga naging girls mo? Kung pananakit man yan, humingi tayo ng tawad. Yan hindi mo matanggap sa sarili mo, napagbintangan ka. Pero sabi ko nga eh, pag ikaw napagbintangan ng babae, nanakit, huwag ka na makitwiran kasi hindi ka mananakit. Feeling mo ba that time, guguho ang karir mo? Naman, oo. Sa pagkakamali ko, inaamin ko, namali ako. Pinaparating advice sa akin ng mga lawyers ko. Kanas mo. You will never win.